Magandang umaga mga bata! Ang ating aralin sa araw na ito ay ang komunidad. Ang bawat batang Pilipino ay kabilang sa isang komunidad. Ibig sabihin, ang katulad mong bata ay kabilang sa isang komunidad. Ang kinabibilangang komunidad ang humuhubog sa bawat bata para sila ay maging mabuting tao. Pag sinabi nating maging mabuting tao, sila ay sumusunod sa tuntunin, tungkulin, mga utos ng mga nakakatanda, at sila ay gumagawa ng mabubuting bagay lamang. Kaya bilang isang bata, kailangan mong mahalin, ipagmalaki, ingatan, at alagaan ang kinabibilangan mong komunidad. Alam mo ba ang komunidad ay tinatawag ding pamayanan? Ang mga tao ay may magkakatulad ng uri ng pamumuhay, kaugalian, relihiyon, at iba pa. May mga komunidad na maliliit, at mayroon ding malalaki. Ang komunidad ay hindi natin matatawag na komunidad kung ang nakatira dito ay iisang tao lamang. Dahil ang komunidad ay binubuo ng mga tao na naninirahan sa isang lugar. At ang tawag sa mga tao na naninirahan sa komunidad ay mamamayan. Ang komunidad ay binubuo ng mga pamilya at iba pang pangkat ng mga tao sa isang lugar. At ang mga pamilya na ito ay nagtutulungan upang maging maayos ang pamumuhay dito. Sa komunidad din ay meron tayong tinatawag na populasyon. Ang populasyon ay bilang ng tao naninirahan sa isang lugar. Sabi natin sa komunidad naninirahan ang iba't ibang klase ng pamilya. At alam niyo bang may pamilyang nakatira sa isang tirahan na binubuo ng tatay, nanay at mga anak. Ang tawag sa pamilyang ito ay nuclear family. Meron ding pamilya nakatira sa isang tahanan na binubuo ni nanay, tatay, mga anak, lolo at lola, tito at tita at mga pinsan. At ang tawag sa pamilya na ito ay extended family. Sa pamilya ay meron din tayong maliliit na pamilya at malalaking pamilya. Ano ba yung maliliit na pamilya, teacher? Ang maliliit na pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at isang anak lamang. Samantala, ang malaking pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at higit sa dalawang anak. Ulitin natin, si maliit na pamilya ay isang anak lamang at kasama si nanay at tatay. Si malaking pamilya, higit sa dalawang anak kasama si nanay at tatay. Okay. Maliban sa pamilya, may mga kasapi ng komunidad na gumagawa ng kanilang mga tungkulin para maging mabuti ang buhay sa komunidad. Halimbawa ng mga ito ay ang doktor. Ang doktor ang gumagamot sa mga may sakit sa komunidad. Sunod naman ay ang pulis. Ang pulis ang nagpapatupad ng batas para magkaroon ng kapayapaan sa komunidad. Sila ang nagpapatupad nito sa ating komunidad. Sunod naman ay ang guro. Ang guro ang siyang nagtuturo ng kaalaman sa mga bata. Sunod ay ang basurero. Ang basurero naman, sila ay tumutulong para mapanatili ang kalinisan sa ating komunidad para walang nagkalat o walang mga kalat sa paligid. Sunod naman ay ang bumbero. Ang mga bumbero naman ay sila ay ang ginagawa nila sa ating komunidad ay tagapatay o tagaapula ng mga apoy o sunog. Sila ang ating kailangan pag mayroong sunog. At marami pang ibang mga tao na ang kasapi ng komunidad. Bawat komunidad ay may iba't ibang populasyon o dami ng tao upang ito ay maging maunlad. Ngunit, hindi rin makakatulong na masyadong malaki ang populasyon ng isang lugar dahil ang mga likas na yaman at trabaho ay hindi nasasapat sa mamamayan. Sunod naman ay ang wika. Ang wika ay ginagamit upang makipag-ugnayan ang mga tao sa komunidad para sila ay magkaintindihan. May mga komunidad na gumagamit ng Pilipino,
na pakikipag-usap. At mayroon din namang Ilocano, Bisaya, Kapampangan, Waray. Kahit kaiba-iba ang ating mga binibigkas na wika, dapat nating pahalagahan at kailangan nating irespeto ang mga ito. Sunod naman ay ang paniniwala at kaugalian. Ang pagkakaroon ng paniniwala at kaugalian ay mahalaga upang maging mahusay at maayos ang pamumuhay ng isang komunidad. May komunidad sa ating bansa na sumusunod sa paniniwala ng mga Islam. Ang mga tao dito ay tinatawag na Muslim. Meron din naman sa Kristiyano. Ipinagdiriwang nila ang Pasko. Ito ay kanilang pinagdiriwang bilang pag-alala sa pagsilang ni Jesus. Maliban sa mga ito, may mga pagdiriwang din ang mga iba't ibang komunidad bilang pagpapahalaga sa kanilang mga tradisyon. Halimbawa, ay ang pagdiriwang ng sinulog, ati-atihan at mga piyesta. Sa bawat bayan o barangay, ay may iba't ibang paniniwala at kaugalian. Ang kailangan natin gawin, ito ay igalang at irespeto lamang. Sunod naman ay ang mga namumuno sa komunidad. Upang maging maayos ang pamumuhay ng mga tao, sa isang komunidad may kasapi na nanaatasan na mamuno dito. At pag sinabi nating namumuno, sila ang nagpapatupad ng mga batas o tuntunin para maging maayos at mapayapa sa isang komunidad. Nandiyan ang ating kapitan ng barangay, alkalde, gobernador at miyembro ng pamahalaan na namumuno sa ating lalawigan. Kung mayroong namumuno sa ating komunidad at lalawigan, mayroon din namang namumuno sa lahat ng komunidad dito sa ating bansa. At ito ay ang ating presidente. Kasama niya ang vice-presidente at mga senador. Sunod naman, meron akong katanungan. Nasa iisang lokasyon lang ba ang komunidad? Sa inyong palagay. Okay, ito ay hindi nasa isang lokasyon lamang. Ang komunidad ay matatagpuan sa iba't ibang lokasyon. Ang sunod nating tatalakayin ay ang mga lokasyon ng komunidad. Una ay ang nasa larawan. Kung titingnan natin mabuti, ang makikita natin ay puro kulay berde. Ang mga birding ito ay mga palay. Ang komunidad na ito ay tinatawag nating komunidad sa Kapatagan. Bakit komunidad sa Kapatagan? Dahil ito ay matatagpuan lamang sa Kapatagan. Kung mapapansin nyo, ang larawan ay puro patag, di ba? Dahil ito ay tinatawag na Kapatagan. At bakit puro berde? Dahil ito ay bagong tanim na mga palay. Pero ang kulay berde ito ay magbabago ng kulay kapag ang palay ay handa ng anihin. Dahil sa Kapatagan, ang kanilang kinabubuhay ay pagtatanim ng palay, mais at iba pang klase ng gulay. Sunod naman ay itong nasa larawan. Kung mapapansin natin, ito ay may mga kulay berde din. Sila ay mayroon ding mga kulay berde. At ang mga birding ito ay mga puno. At ang tawag sa komunidad na ito ay ang tinatawag natin komunidad sa kabundukan. Dahil ito ay komunidad sa kabundukan, ito ay makikita natin sa mga bundok o kabundukan. Ang pamumuhay ng mga tao sa kabundukan ay simple lamang. Sila ay malayo sa lungsod. Ang kanilang ikinabubuhay ay pagtatanim ng tubo, kape, niyog, pag-aalaga ng mga hayop at pagnimina. Sunod naman ay itong nasa larawan. Kung mapapansin natin, ito ay may bahay at tubig.
Ang tawag sa komunidad na ito ay komunidad sa tabing dagat. Pwede ding tawagin itong komunidad sa tabing ilog kung ito ay malapit sa ilog at komunidad sa lawa kung ito ay malapit sa lawa. Pag sinabi nating dagat o komunidad sa dagat, ilog o lawa, doon ay mayroon siyempreng tubig. At sa tubig ay mayroong mga isda. Kaya ang kinabubuhay ng mga tao sa komunidad na ito ay pamangingisda. Ang sunod naman ay ang komunidad na ito. Ang tawag dito sa komunidad na ito ay komunidad sa lungsod. Kung mapapansin nyo, ang ating larawan, ang komunidad sa lungsod ay napapaligiran ng malalaking gusali. Ang komunidad sa lungsod ay maituturing na maunlad na komunidad dahil ito ang nagiging sentro ng pamumuhay ng isang lugar. Bakit kaya siya ang nagiging sentro ng pamumuhay? Dahil sa komunidad, sa lungsod natin makikita ang maraming subdivision, malalaking pamilihan o mall, paaralan, malalaking pook pasyalan, mga malalaking ospital at mga gusali. Kaya ang lungsod ay kumpleto. Ang pasilidad para sa pamumuhay ng mga tao, kaya siya ay tinawag na sentro ng pamumuhay. At ang huli naman ay itong komunidad. Kung mapapansin nyo, mayroong mga gusali na mga may usok sa na inilalabas. Ang komunidad na ito ay tinatawag na pook industriyal. Sa komunidad na ito, ang makikita natin ay puro pabrika. At ito ang kinabubuhay ng mga tao sa komunidad na ito. Ano po ba ang pabrika, teacher? Ang pabrika ay mga gawaan ng mga bagay na kailangan ng tao. Halimbawa, pabrika ng mga damit, pabrika ng mga tsinelas, pabrika ng mga gatas, pabrika ng mga noodles. Yun ay ang pabrika. Okay, diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay naintindihan nyo o naunawaan ang inyong napakinggan at napanood. Hanggang sa muli, salamat!